Mabuhay! Welcome back to my channel, mga kumare. And before we start the video, please don't forget to subscribe! Hey, nako. Anyway, yes, mga kumare, nakita nyo naman sa thumbnail. O, diba? Para kung ano, ha? Parang ang itim-itim ko. And, mga kumare, disclaimer, ha? Disclaimer. I have nothing against dun sa mga mas maitim yung kulay. Ito ay personal preference ko lang. Hindi ako nang lalait ng mga maiitim, ha. Actually, ako minsan may mga times, may mga mood ako na gusto kong more-morena ang labanan. Pero mostly, mas gusto ko talaga yung parang maputi ako. Ako lang naman to, ha. I'm not doing this video para kutsain. Para i-discriminate ang color na yung mga nandun sa mas darker side na skin tone. Anyway, mga kumare, alam naman natin na parang trendy, di ba? Parang trendy ang glutathione capsules, yung mga IV push, yung mga IV drip, and kung ano-ano mga glutathione. Meron pa nga yung mga glutathione cream and stuff. Kasi nga, ito daw ay very effective na pang palighten ng balat. And pag Asian ka, lalo na pag Pilipino ka, we are kind of obsessed na magpaputi ng balat. At isa na ako doon, siguro yun nga daw yung tinatawag na colonial mentality, di ba? Kasi noong unang panahon, di ba, yung mga Spanish mapuputi. Tama bang mga sinasabi ko? Anyway, ayoko magbida-bida kasi hindi naman ako masyadong expert dyan at baka ako mabash ng mga basher. Anyway, ayun na nga, pag-uusapan natin. Ang dami ko na namang chika. Yung attention span ko na naman kung saan-saan naman napupunta. Anyway, ito na nga mga kumare. Pag-uusapan na natin yung glutathione brand na tinitake ko. Kasi since parati kong parang nababanggit ko lagi na meron akong tinitake na glutathione brand. And to be honest mga kumare, for transparency, actually nag-endorse ako ng glutathione bar. Alam niyo yung parang mga IV push, mga IV salon, yung mga glutathione salon. Yes, nag-endorse ako ng ganon. And feeling ko may nagawa akong video about it. Hanapin nyo na lang sa channel ko. And ito na nga, pinapawisan ako. And for transparency purposes again, actually may contract pa ako with them. Pero nung pupunta ako, ayaw na ako e-entertain. Ayoko na pag-usapan yun kasi medyo nakaka-bad vibes. Pero okay lang kasi since laging nababalita na hindi safe ang yung mga IV push, mga eye drip, and pinagsabihan din ako ng derma friend ko na ingat-ingat and dahan-dahan ako sa pagpapaturok at pagpapaswera ng glutathione. Kasi masama nga daw yung masyadong high dose of gluta. Anyway, ang dami ko na, information overload na naman tayo. Anyway, ito na nga. Una kong nabalitaan yung gluta capsules na yan dahil sa kumare ko, sa friend ko na si Lira Muro. Hello, Lira, if you're watching! Kasi siya, Diyos ko, addict na addict yung friend ko na yun sa gluta. Ayun, Snow White na siya talaga. So, ternay ko. Ito na, ipapakita ko na nga sa inyo. Ayan, tarara! Hindi nagfo-focus. Ayan, i-focus natin ng close-up. Focus natin ng close-up. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Anyway, ito nga yung Ishigaki Amino Classic White. Since 2015 pa ako nag-take nito, pero hindi consistent mga kumare. Minsan pag nakakaubos na ako ng isang bottle, tinatamad na uli at ako bumili. Tapos minsan naman medyo consistent. Basta, inconsistently consistent ako, kung nagigets nyo yan. Ayan. And to be honest mga kumare, hindi naman ako yung sobrang puti, as in yung maputing, hindi ako yun. But, if i-compare mo yung totoo kong kulay sa kulay ko ngayon, as in, medyo malayo. Ayan, mag-upload ako ng mga pictures. Ayan. O, diba? Medyo malayo talaga mga kumare. Pero hindi ko pa na-achieve yung aking pinaka-ideal na color. As in, parang, kasi nga, ang tamad ko din talaga uminom. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan, actually, tatlo na lang yung natitirang tablet. At hindi ko pa rin siya iniinom everyday. Minsan kasi, nakakalimutan ko talaga. Ewan ko, sakit ko ata talaga tong tamad, makakalimutin, at hindi consistent. But anyway, mga kumare, sinasabi ko sa inyo na effective to. Yun lang naman ang reason kung bakit nyo clinic tong video na to, diba? Effective tong brand na to, itong Ishigaki Amino Classic. Actually, na-try ko din yung parang ano, yung mas mataas na level nito. Anong tawag doon? Premium!
Na-try ko rin yung premium. Kaso, mahal kasi yung premium. May ito mas mura-mura. And, mag-ingat kayo mga kumara sa fake ha. Ang daming fake na ishigaki. Sobrang daming mga fake na ishigaki. So, bibili kayo dun sa parang reputable talaga. Ako, bumibili ako nito and this is not sponsored. Baka naman sabihin nyo sponsored to ha. Alam mo, wish ko lang talaga may nagsisponsor sa akin ng mga ano, product, no? Anyway, ito ay binili ko sa Power and Beauty sa Trinoma. Meron silang kiosk sa Trinoma, as in maliit na booth lang, katapat ng Jollibee and ng... Basta, nasa may Jollibee side, ay makikita mo ulit. Yung parang activity center ng Trinoma, tas Jollibee, andun yung kiosk niya. Ayun. Tapos dati meron sila sa Instagram, pero parang in-unfollow ko na yata. Anyway, mga kumare, super effective tong ano na to, itong ishigaki na to. Bukod sa effective siya, very affordable siya. As in, super duper affordable. Magkano na nga to? Dati nung unang panahon, nung mga 2015, 800 pesos lang to mga kumare. Para ngayon, siguro 900 na. Basta less than 1,000. Para sure ako, ilalagay ko ulit sa description box below. Tapos mga kumare, ang makikita nyo yung pagkaputi sa kanya, hindi ko alam kung lahat kayo gusto nyo yung klase ng puti na medyo, hindi naman yellow eh. Hindi ko sasabihin na yellow. Medyo may pagka-pale yung puti mo, pero hindi yellow. Ang gulo ko, no? Basta puputi ka. Puputi ka dito, sinasabi ko sa inyo. As in, as early as 2 weeks, makikita nyo parang mapusyaw. Ayun, parang mapusyaw na agad yung kulay nyo. Hanggang pag nagtuloy-tuloy kayo, siguro ma-achieve nyo yung color na gusto nyo. Kasi ako, I have friends na talagang consistent uminom ng glutathione. As in, na-achieve na nila yung kulay na gusto nila. At parang, nagme-maintain na lang sila. Kasi ito dapat twice a day to eh, twice a day. Pero sila once a day na lang kasi mine-maintain na lang nila yung kulay nila. Sabi ng mga doctor friends ko, mas safe daw ang oral glutathione kaysa doon sa mga GlutaPush, GlutaDrip, at mga kung ano-anong gluta na nabibili or na-avail in the market. Ayun, mas safe to. At mga kumare, this is FDA approved. So, yun, nabibigyan tayo nung ano no, ng peace of mind. Diba? Pag FDA approved ang isang product, alam natin na ito ay safe para ating i-take. Oh, yun! Yun yung selling value doon. FDA approved. End of the story. Tapos mga kumare, if you're wondering, if you're new to glutathione, kung ikaw ay parang hindi masyadong aware kung ano bang benefits ng glutathione sa ating skin, ay, of course, I came prepared. Ayoko naman yung basta sasabihin nilang sa inyo na this is an effective product, kemerot-kemerot, na wala explanations kung ano bang mabe-benefit natin sa mga product na ito. So, eto ang aking notebook na naglalaman ng mga facts about yung glutathione. And of course, marina nag-research ako, pero ayoko yung babasahin ko tapos magpre-pretend na memorize ko, na magpe-pretend na I know it all. I don't like that. So, for transparency purposes ulit, I will let you know na babasahin ko lang to kasi ni-research ko lang naman to eh. Para at least honest tayo dito, di ba? Alam ko some of you maraming mga trust issues. Anyway, ito, anong page na nga yun? Actually, dito ko, nagre-research kasi ako lagi mga kumare dun sa mga video ko na sinishare sa inyo kasi ayoko maging source ng fake news. Ayan, asa ito, ishigaki. Ayan. Ayan. Ang glutathione daw kasi mga kumare is an antioxidant produced in cells. And naturally, meron tayong glutathione talaga sa katawan natin. Pero, yung glutathione na yan ay nagde-decrease as we age dahil din sa poor nutrition, sa stress and all. So, kailangan talaga natin mag-take na ng mga supplements. And yun, getting enough... Ay, ano? Hindi ko maintindihan ang sulat ko. Getting enough... Oh... never mind. Anyway. Uy, ang gulo ko na naman. May mambabash na naman sa akin. Ang gulo-gulo ko mag-explain. Ay, but you have to know na I'm trying my best. Okay lang ako sabihin na trying hard na maging beauty vlogger. Basta, at least, I'm doing my best to perform, to educate everyone. Anyway, nakalagay dito eh. Glutathione contains sulfur molecules which may be found in foods that are high in sulfur. Oh, of course. Kasi sulfur, oh my God. Hindi ko na alam ang sulat ko. Basta high in sulfur daw yung glutathione. So, naturally, pagpasensya nyo na parang sabaw ako. Tutuloy ka ba tong video na to? Anyway, ito na nga mga kumare. Yun, if ikaw ayaw mong mag-take ng mga glutathione supplements like yung mga ishigaki, pwede naman daw natin mga kumare makuha ang gluta
sa mga pagkain katulad ng avocado, ng asparagus, ng broccoli, ng garlic and onions, and eggs, tapos fish and chicken, and etc. Meron din mga raw meat, tapos mga unpasteurized milk and dairy product. Ayun. Yun ay good source ng glutathione if ayaw nyong mag-take ng mga supplements like this. Tapos mga kumare, so ito na nga. Ano ba ang benefits ng glutathione sa ating katawan and why do we have to take it? Ito mga kumare. Unang-una na dyan mga kumare ay it reduces oxidative stress. Ano ba ang oxidative stress? Siyempre, ginugel ko din. Tapos tinanong ko din doon sa kapatid ko na doktor para balance tayo. Anyway, ang sabi ay, iyong oxidative ay imbalance between free radicals and antioxidant in our body. Too high levels of oxidative stress may lead to multiple diseases like diabetes, cancer, and rheumatoid arthritis. Diyos ko, oh, diba? Parang feeling ko totoo kasi ako ano eh, meron ako nung rheumatoid, tama ba? Rheumatoid arthritis. Meron ako nun. And since nag-take ako ng gluta, parang mas nalilis na yung attack ko. Yes. Parang ganun, di ba? Number 2 ay it may improve psoriasis. Number 3 ay reduce cell damage in alcoholic and non-alcoholic fatty liver. Actually, meron akong friend dati na nagtitake siya ng gluta. Hindi dahil para pumuti, hindi yung vanity purposes. Dahil nga daw, gamot dun sa kanyang fatty liver. And actually mga kumare, yung pagputi naman talaga, parang side effect lang yun ng gluta. Hindi talaga yun yung pang kanyang pinaka main purpose. Galing ko ano. Anyway, number 4 mga kumare, it improves insulin resistance in older individuals. Kasi mga kumare, as we age daw, we produce less gluta. And my finding sa mga study na mga yan ay it indicates that low gluta levels is associated with less fat burning and high risk of fat storing in our body. Oh, best in research. Ito pa, number 5. Oh, it increases mobility for people with peripheral artery disease. Oh, number 6, it reduces symptoms of Parkinson's disease. And number 7, helps fight against autoimmune disease. Oh, bongga ng gluta ha, in fairness. And number 9, it may reduce the impact of uncontrolled diabetes. And 10, may reduce respiratory disease symptoms. Tapos na yung ating mga benefits mga kumare. And syempre, pag may benefits, meron din itong pwedeng maging side effects. Oh, dapat fair tayo, hindi lang natin sasabihin yung kanyang mga magagandang pwedeng mangyari. Dapat sasabihin din natin ang kanyang mga pwedeng maging side effects para balance. Eh, ang mga side effects daw niyan mga kumare, according to my research ay pwede tayong magkaroon ng abdominal cramps, bloating, trouble in breathing due to bronchial constriction, and yung allergy reactions and rashes. And so far, I am lucky na hindi ko naman experience lahat yan sa ilang years na ba ako nagtitake ng gluta. 15, 16, 17, 18, 19, almost 6 years. Pero yung 6 years na yun, hindi yun continuous ha. Medyo paputol-putol. As in, may times na hindi ako nagtitake, pero may times naman talagang level up. Ayun, tapos na ang aking research. Pero ito, let us talk about this again. Oh, ano bang aking mga sasabi dito? Oh, yung mga pros nitong product na ito, just in case gusto nyong bumili ng Ishigaki. Kasi nga mga kumare, this is very effective. Pero maraming brands dyan. I heard maganda rin yung Belo. Actually, nakatry na ako ng Belo. Kaso ang mahal kasi. Mahal kasi yung Belo. Pero effective din siya. Pero mahal. Pero ito ang topic natin ngayon. Sinasabi ko lang sa inyo na meron tayong ibang options. Pero since ito ang topic, ang gulo ko na naman. Since ito ang topic, ito ay, ang mga pros nito ay, this is very affordable mga kumare. Affordable yet effective. Pero ang mga cons nito mga kumare, ang dami nitong fake. So ang hirap makahanap, di ba? Parang nakakakaba bumili kasi baka mamaya fake yung ating makuha. Pero mga kumare, mag-google kayo sa YouTube. Meron dyang parang mga, may nakita ako one time na paano malalaman kung original or fake. Parang gumagawa sila ng betadine test. And mga kumare, isa pang ayaw ko dito. Ang baho! Napakabaho!
ba ako, sinasabi ko sa inyo, kaya minsan tinatama din talaga ako mag-take nito eh. Alam mo yung amoy ng ano, yung bugok na itlog? Ganon. Ganon kumare ang amoy niya, as in parang, hindi mo carry, as in. So, right after mag-take nito, huwag kang makikipag-momol kasi, baho talaga. And mga kumare, ako ang tinitake ko nito ay 2 capsules a day with vitamin C. Tinitake ko ito with vitamin C kasi yung vitamin C is very good booster for glutathione. So, I think that's it for our video, di ba? Naguluhan ka, I'm sure, pero I'm sure may natutunan ka din, aminin mo. And if may natutunan ka, show some love and give this a video a big thumbs up. And please subscribe to my channel. Click the notification bell down below para super updated kapag meron tayong mga new videos like this one. So thank you so much for being with me today, mga kumare. This has been GLUTATHIONE Emprese, and I will see you again next time. Bye!